Arestado ang isang lalaki sa San Jose, Nueva Ecija matapos mahulihan umano ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Dito naman sa Pangasinan, sa pool sa CCTV, ang magkahiwalay na aksidente sa bayan ng Mangaldan. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV na dumaraan sa gilid ng kalsada ang isang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Sa unahan niya, ang mga pinatutuyong palay na nakalatag sa kalsada. Tiyempo namang lumiko ang isang AUV nang biglang sumemplang ang motorsiklo. Nalaglag sa kalsada ang rider at ang angkas niya. Nakapreno naman ang kasunod nilang bus. Nagtamo ng gasgas sa katawan ng sakay ng motorsiklo. Patuloy ang imbestigasyon sa aksidente. Sa Mangaldan pa rin, nahuli ka man pag-U-turn ng isang truck. Paparating naman ang isang motorsiklo. Hindi na nakita sa CCTV footage pero sumalpok ito sa truck. Nagkagalo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider. Nagkaayos naman ang dalawang panig ayon sa barangay. Sa San Jose, Nueva Ecija, arestado ang isang lalaking nahulihan ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Ayon sa mga otoridad, may mga natanggap silang report na nagdadala ng iligal na baril ang sospek. Kaya nagkasanang operasyon sa bisa ng isang search warrant. Sinampahan siya ng karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam din ng malakas na hangin sa ilang lugar sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa Bagyong Marce. Kita ang lakas ng hangin sa paggalaw ng mga tangkay ng ilang puno sa lugar. Apektado rin ang ilang maliliit na sasakyan na natutulak ng malakas na hangin. Bukod sa hangin, nakakaranas din ng pabugso-bugsong pag-ulan. Malakas din ang hampas ng mga alon sa dagat. Ayon sa Ilocos Norte PDRRMO, kabilang ang Pasukin sa mga maagang nagpalikas ng mga residente dahil sa bagyo. Mga kapuso, hindi pa man lumalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa Pacific Ocean. Huli ang namataan ng pag-asa 1,650 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Mababa pa raw sa ngayon ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Sa loob ng 24 hanggang 36 hours, maaaring pumasok ito sa PAR. Lagi pong tumutok sa mga weather update dahil posible pang magbago ang forecast sa mga susunod na oras at araw. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang Binga Dam sa Benguet dahil sa Bagyong Marce. Sa pinakahuling update mula sa PAGASA, isang gate pa rin ang nakabukas sa naturang dam. Gaya ng Binga, bahagyang bumaba ang water level sa ilan pang dam sa Luzon sa nakalipas na 24 oras. May bahagyang pagtaas naman sa water level sa Ipo at San Roque Reservoirs. Sa ibang balita, mahigit 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay 128 Tondo, Maynila. Kinuyog ng mga nasunugan ang mag-asawang hinihinalang nagpasimula ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni Jomar Apresto. Nabalot ng apoy ang bahagi ng Cluster 4 sa Barangay 128 sa Tondo, Maynila. Matapos sumiklab ang sunog pasado alas 11:30 kagabi. Ayon sa barangay officials, mag-asawa ang pinaghihinala ang nagsimula ng apoy. Siguro mga 100 to 150 families yung naapektado nung sunog na yan. Ayon doon sa mga residente namin na nakatira sa Cluster 4, bigla nagkaapoy dahil nag-aaway yung mag-asawa sa likuran ng kanilang tinitiran. Ngayon, nasa barangay ko yung lalaki na ginulpi yata ng mga taong bayan. Sabi naman ng lalaking pinaghihinala ang nanunog, napagbintangan lang sila. Sa kwento naman ng residenteng si Maylene, natutulog na sila nang malaman na may sunog. Pinilit na lang daw siyang gisingin ng kanyang tatlong anak. Malakas na po pa, aakit na po sa amin, sir. Nasunog nga po yung bahay namin, magamit ng anak sa eskwela, yung nook, may libro. Tapos mga uniform, sir, wala po natira sa amin, sir. Nung gabi na yun, sabi daw, susunugin daw. Pero di ko naman po pinapansin yun, sir, eh. Ngayon, ginitingin ako ng anak ko, bigla na lang na may naputukan. Ayun po, natuluyan na talaga minasunog. Ay naman sa Bureau of Fire Protection, patuloy pa nilang inaalam ang pinagmula ng apoy. Pinabulaanan din nila na may dalawang taong namatay sa sunog. Wala po tayo reported na ganun. Medyo nahirapan tayo, kita nyo naman, ano siya, masikip lang. Kaya lang dito is mga malilit lang na truck. Then di siya accessible dahil makita naman po ninyo, maputik siya. Then puro ano siya, junk shop and then yung impounding natin. Tumagal ng halos 4 na oras bago tuluyang naapula ang apoy.
Ayon naman sa barangay officials, taong 2015 pa nila sinusubukang palipatin ang mahigit 600 pamilya sa lugar. Gagamitin daw kasi sana ang lupa para makapagpatayo ng mga establishmento na gagamitin din ng barangay. Sabi naman ng BFP, base sa structure ng mga bahay, hindi na rin talaga ligtas pang tirahan ng lugar bago pa man magkaroon ng sunog. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News.